Nais kong bigyang din na ang kwentong ito ay purong katangisip lamang at hindi batay sa totoong pangyayari. Ito ay likha upang magbigay ng kakaibang karanasan sa mga mambabasa at hindi dapat ituring bilang totoo o makatutuhanang pangyayari. Gayunpaman, ang mga kwento ng kababalaghan at multo ay bahagi ng kultura at panitikan ng maraming komunidad, nagbibigay daan para sa pagpapalaganap ng mga tradisyon at paniniwala. Sa bayan ng Muntinlupa, ang bagong Bilibid Prison ay tanyag hindi lamang dahil sa mga bilanggong nakakulong dito kundi pati na rin sa mga kwento ng kababalaghan na bumabalot sa lugar. Isa sa pinakakilalang multo ay ang Diem Anong Espiritu ng isang bilanggong na namatay sa loob ng kulungan. Ang kwentong ito ay nagbigay ng kilabot sa mga tao, lalo na sa mga gwardya at mga bagong dating na bilanggo. Si Mang Rodel ay isa sa mga gwardya ng bagong Bilibid Prison. Matagal na siyang naninilbihan sa kulungan at marami na siyang karanasan sa loob ng mga selda. Isang gabing madilim, habang naglilibot siya sa ika-apat na selda, naramdaman niya ang kakaibang lamig na tila baga dumampi sa kanyang balat. Hindi niya ito pinansin sa una, ngunit paulit-ulit itong nangyayari tuwing gabi. Nagsimulang kumalat ang balita tungkol sa kakaibang mga pangyayari sa ika-apat na selda. Maraming gwardya ang nagsasabing may naririnig silang pagiyak at pagsusumamo na parang galing sa kaluluwa ng isang tao. May mga pagkakataon ding bigla na lamang babukas ang mga pinto ng selda ng walang dahilan. Hindi nagtagal, kumalat na rin ang balita sa mga bilanggo. Si Lando ay isa sa mga matagal nang nakakulong sa bagong Bilibid Prison. Matagal na niyang naririnig ang mga kwento tungkol sa multo, ngunit hindi niya ito pinapansin. Isang gabi, habang siya'y natutulog, nagising siya sa tunog ng kalansing ng bakal. Akala niya ay isa lang itong panaginip, ngunit nang idilat niya ang kanyang mga mata, nakita niya ang isang anino ng lalaki na nakatayo sa dulo ng kanyang kama. Ang anino ay tila ba nakatingin sa kanya ng matagal bago ito naglaho. Kinabukasan, ikinwento ni Lando sa kanyang mga kasama ang kanyang naranasan. Nalaman niya na hindi lamang pala siya ang nakakita sa anino, marami na rin sa kanila ang may parehong karanasan. Naging usap-usapan na ang multo sa buong kulungan. Dahil dito, nagsimula ang ilang mga gwardya na magtanong-tanong tungkol sa kasaysayan ng kulungan. Napag-alaman nila na maraming taon na ang nakakaraan, may isang bilanggo na nagngangalang Tonyo ang namatay sa ika-apat na selda. Si Tonyo ay isang inosenteng tao na napagbintangan lamang sa isang krimen na hindi niya ginawa. Ang kwento ng multo ng bagong Bilibid Prison ay isa sa mga maraming kwentong kababalaghan na nagdadala ng takot at kilabot sa mga tao. Sa kabila ng takot, ang mga ganitong kwento ay nagiging bahagi na ng kultura at kasaysayan ng isang lugar. Ang mga kwento ng mga multo ay nagsisilbing paalala na ang mga kasalanan at pagkakamali ng nakaraan ay may mga kaluluwang naghahanap ng hustisya at kapayapaan. Sa huli, ang mga alaalang ito ay patuloy na mamamalagi sa alaala ng mga taong naroroon.